Masa dito ba tayo kapuan? Parang standing room na tayo eh. May punta mo tayo sa ating pag-usapan. Yan, 20 ways. Yan, to end the stuff, parang lovable couples. And we will call first four, ano po, na mga couples. Ano po, usually ang ating po, ano kayo dito ay mga members ng couple circuit. Yan. So tawagin natin, ano po ang first couple? Medyo nilisang po po, kasi hindi po ay wala. Tawagin ko po si Mr. and Mrs. June and Conchin Susmenia. Punta po tayo dito. Next po ay si Mr. and Mrs. Robert and Connie Arenas. Punta na. Pangatlo, yan. Si Mr. and Mrs. Titik and Ruth Gallego. And lastly, from the first batch, Mr. and Mrs. Pascual and Loida Tomitio. Sir Loida. Atali kayo ha. Huwag kayo mag-iwi na. Maganda kayo pagkakaroon sila eh. Dalawa-dalawa eh. Ito. Kayo naman no? Sige konti. Ayan. Paki-show mo yung next slide. Ayan. So ito po yung unang apat na ways. Ano? Ayan. Verse 4. Sa endless love. Yan po ay patient. For patience. Hindi, iiwalay mo talaga kung tayo sa karito. Excuse me lang po. Yan. Always hopes, does not boast, tsaka sincere. First couple, tatrawin ko. Meron din kayo lahat sa sagot niyan. So, bawat siya sa inyo, meron lang topic dyan. No, kasi kung lahat tayo magibigay ng idea, makagabihin tayo, may crusade na. So, yan ay meron naman nakalaan na topic sa inyo. Una natin pag-uusapan, ano po, yung patient. Yan, sa inyo po. Yan, Brother June. Ano, sa Tagalog, Sister Kuching. Sige, use your mic. Okay, pasensya. Pasensya, ano po. Yan, bakit ka niniwala, Sister Kuching, na ang patience o ang pasensya ay kailangan sa inyo pong pag-usama? At sabi mo, sige, lasas na. Kailangan talaga ang pasensya kasi pagka ang mag-asawa ay walang pasensyahan, ay magulo. Magulo. Pero pagka bawat isa may pasensya kagaya sa kanya, ako yung masumbin sa kanya. Mother June, meron ko ba naalala mo? Kasi sa inyo na nawala ka ng pasensya, ano nangyari? May gila. Nawala ka ng pasensya. Meron ka ba naalala ng istorya? Wala kang maalala. Your Honor, walang maalala. Wala kang maalala. Lagi akong nagpasensya. Pasensya ko ay dinagdagan ko. Ang pasensya ko ay tatlo. Dinagdagan ko ng 147 naging 150. Ano daw? Naging 150 ang pasensya ko kaya dami mo. Ang tatlo kong pasensya, dinagdagan ko ng 147. Tatlo mong pasensya? Ano yun? Naging 150. Ano yung tatlong pasensya? Pasensya ko, kakatlo lang. Pero dinagdagan ko na ang 147. 147. Ano yan? Sa buong taon na yun, 147. Hanggang, ano yan? Hanggang kawakasan. Kawakasan. Ikaw, Sister Kunchi, meron ka ba naalala na nawala ka ng pasensya kay Brother Jude? Oo. Ano yun? No. Hindi pa kami Adventist kasi lagi siyang naglalasing. Oo. Oh. Pagka ang naglasing siya, nagagalit ako. Hindi pa naman naman Adventist. Nagkawala ako. Nakawala ako ng pasensya sa kanya. Minsan, binabato ko siya ng kahit ano dahil nagagalit ako. Direct, nabato mo na. Pero nung mag-Adventist na, ano na, masaya. Kasi yung gahat ko sa kanya na lagi siya naglalasing ay grande. So doon nawawala yung pagiging pasensyosa mo sa kanya. Ngayon, saan nawawala yung pagiging pasensyosa mo? Ano? Paano nawawala yung pagiging pasensyosa mo ngayon? Ngayon, ano? Sa kanya. Paano nga wala? Di ba may pasensya ka? Minsan naubusan ka ng pasensya. Saan ang mga ano ginagawa ba? Na June? Pagka nawala ka ng pasensya sa kanya. Makulit ba? Matigas ang ulo? Ano? Oh, pero yun ang gusto, yun na ang maganda ko. Pinapasensya niya ako.
Lagi ko siya inaaway, sumasagitan, pero siya yung nag-a-adjust sa akin. Okay. Like, imbis na ako yung bumabagin sa kanya, siya yung pinakuna. Kasi, siguro ganun lang babagin. Madal dyan ang adjustment ginagawa ko. Sabi niya kasi nag-a-adjust ka dali. Kaya, what's good? Kumbaga... Upulong mo na lang kay Madal dyan. Anong adjustment ginagawa mo sa kanya? Course adjustment. Sabi niya kasi nag-a-adjust ka daw. Course adjustment. Parang sa microscope. Course adjustment? Course adjustment. Course adjustment win. Parang... Umiwas na lang dust? Course adjustment. O yan yung mga term ha? Course adjustment. Course adjustment win. Sino mo yung isa microscope, di ba? May course adjustment. Ganun ang ginagamit. So, anong message mo sa kanya? About patience. Mrs. Sabang, may pasensya mo sa akin. Ngayon, isa ngayon sa naging adventist na siya. Malaking... Hindi. Sabi mo sa kanya, habang mo may pasensya mo sa akin, yan, Mrs. Message mo, message. Message about patience, oh. May ikaw muna, Sister Conchie. Message ko sa kanya. Pasalamat ako sa mga pasensya na binibigay niya sa akin. Sana nawa ito'y magpapatuloy habang buhay pa kami. Alam na sa mga bata dahil itong mga anak niya kailangan laging makulit okay. Pagpasaway. Nakapapasensya. Yun. Ano ba, Brother Jim? Pasensya ko sa iyo ay... Pasensya ko sa iyo. Ang message ko sa'yo na... Pasensya ko sa'yo. Ha? Okay, sige. Tama na. Bisaya na lang, brother. Oh, Bisaya, sige, Bisaya. Hiraman siya mag-express sa Tagalog. Bisaya man, Bisaya. Bisaya, kid. Sige, hiraman. Basta pasensya ko sa'yo. Tawag na tayo ng brother, ano? Tawag na brother, Robert. Yan, dito na ba brother, brother Robert? Yan, pag-usapan natin yung sincere, sincerity. Sa Tagalog, brother Robert. Pakta. Totoo, totoo. Paano mo... Paano na yung pakita sa isang mga sa aking pagiging totoo? Tingin mo. Kung ano ako, yun ang totoo. Explain mo nga sa pakiging ng pakihabang mga mati. Pagiging totoo, lahat ng ginagawa mo, ibang walang halong panyo, kaplastikan. Kung totoo man ang ano sinasabi mo, gawin mo, hindi yung sasabihin mo lang, tapos hindi mo yung panasusundin. Ikaw si Sir Bonnie, paano napapakita yung pagiging sincere? Saan napapakita yun? Sa akin, pagiging totoo yung hindi lang sa sinasabi. Kundi kailangan yung sinasabi niya, kailangan may kasamang gawa. Si Brother Robert, sincere ba daw? Kung ano nakikita mo yan siya. Hindi, sincere. Sincere, saan siya nagiging sincere sa'yo? Saan siya nagiging totoo? Yan, sige. Si Brother Robert. Hindi siya ano? Sige. Sa akin siya ay naging totoo sa ano, sa pamagitan ng gawa. Gawa? Hindi siya kasi pala ano eh, pala salita. So, gawa? Pinapakita niya talaga. Siya yung pala salita na lang. Minsan siya lang sa salita eh. Pero totoo ang masinasa. Kung nasabihin niya man, totoo yun. Example nga, para mag-gets ko. Para daw na katulad niyan sa akin. Oh, yun. Yun na yun. Ibig sabihin, parang may gusto na siyang gawin. Ikaw, Brother Robert. Brother Robert. Yan, medyo malayo pwede kung makakatong ko. Paano maging nakikita yung sisiri ni Sister Bonnie? Sabihin nyo, kayo naman, napaka-ano naman. Ibig sabihin nyo, yun ang parang pinapadama niya na mahal ka niya. So, hindi niya sinasabi. Ikaw, Brother Robert. Sinasabi ng I love you eh. Parang yung pinapakita ni Sister Corrie naman. Yan po yung kita ko.
yung pagiging, yung paano ipapakita na niya. Sincerity niya. Sabi niyo kanina eh, sincere. Kaya meron kasi yung pagkatutuko talaga. Kung ano talaga yung kwan, kasi hindi naman siya gagawa ng bagay na kwan eh. Pangit sa amin eh, yung hindi totoo. Kung sakali yung kwan siya, magsasabi siya na hindi totoo, joke lang yun. Pero tingin mo, isang way talaga yan yung sincerity sa makapagkasama. Dapat lang. Sincere ka, totoo ka lahat ng mga sinasabi mo sa isa't isa. Kasi talagang be true to yourself talaga siya. Kung ano ka, hindi yun ka, hindi pwede yung ang dami pang ginagawa na hindi rin pala totoo. Mr. Connie, mahal ka sa'yo yung sincerity. Sa pagkasama niya ni Brother Robert, mahal ka sa'yo. Para sa akin? Oo. Yung sincerity ng tao, kailangan may sa akin. Iba ni Robert lang? Sa kanya lang? Sa kanya, hindi ako sinabi sa akin. Sa kanya, hindi. Hindi, mahal ka sa'yo yung sincerity niya. Sa inyong pagkasama, important ba yun? Bakit? Importante. Bakit? Kasi doon mo makikita kung doon mo matest kung ano yung kung gaano man niya kamahal. Alam ko kung gaano kamahal yung alam mo, si Roman, kung gaano niya akong kamahal, ako din kung gaano ko siya kamahal. So kailangan maging totoo kayo sa bawat isa. Okay, thank you. Sige, ibang kayo ha. Meron pala mo mga kumpanya, ilang couples na dalawa yung mahawakan nila. Kasi 12 couples na yan. So may iba dyan, dalawa yung kanila topic. Kayo lang, Brother Pascual. Ang ating pag-uusap ang Brother Paz ay yung ano, yan na. Ay, wala dyan, ano. Kailangan. Yung pangalawang slide, pakikita mo. Yan, sige. Yung ano, never fails, Brother Paz, never fails. Parang may explain yung never fail. Sa Tagalog, parang may explain. Hindi. Mahalaga ang bagay niya sa pag-aasawa dahil sa marami kang mga ipinangako. Tapos sa yung mga ipinangako ay dapat mong gawin yun. At pag hindi mo nagawa yun, yun, nakaroon ng failure at saka hindi na magiging maayos ang pagsasama. Sister, talaga nakuha mo yung never fails, hindi nagkukulang. Ba't mahalaga po sa inyo, hindi nagkukulang? Saan ba't bagay? Hindi nagkukulang sa budget sa pagpasok. Brother Pax. Sige mo. Kasi minsan ay hindi mo nakikita yung kanyang effort siguro dahil sa busy ka na masyado. Marami kang iniisip, marami ginagawa. So kahit na mayroong mga accomplishment siya, ay minsan hindi ko na yun na napapansin. At sa halip na siguro papurihan siya ay may mga time pa nga na siya ay parang nasisisi. Okay. Sige, so Sister Noida, kayo po, may time ba na feel mo may kulang kapag nagbibigay ka ba na pass? Kung okay lang po yung share. Hindi. Ano kayang bagay po yun? Saka paano mo nang pinababay?
Bale, nagulang nga mag-plansya ng damit niya. Pag-uwi naman niya, masarap may luto ko. Alam ba? May gano'n ko ba nangyayari? Ayaw ko magsalit. Pero parang mas, mahalaga ba yan? Mapunan mo yung kakulangan mo. Mahalaga ka ngayon. Opo, opo. At saka kailangan na naman talaga natin kung ano yung ating mga pagkukulang. Jesus. Kasi kapag hindi natin nalaman yan, hindi natin makukulang. Kung ano talaga yung mga kailangan. Okay. At saka parang patibay din ang pagsasama ng mag-asama. Sige po, salamat. Di ba, Pidik, ano, lakbang dito, pakihawak muna. Oo. Yan. Sa kanila naman, buka lang ako sa sarili ako. Ay, may pasahan. Sige po. Mag-i-ministry pa kaya. Yan, Brother Pidik, pag-usapan natin sa inyo yung kind or kindness sa kabilang slide. Okay, balik mo na lang. Kind. Alam niyo sa Tagalog yung kind? Sige, alam sa Tagalog. Kabutihan. May magandang term pa dyan, Sister Ruth. Kindness. So, gano'ng kindness? Kabaitan. Kabait, yan. Kabaitan. Marjorie, alis ka? Sinabi ako kayo eh. Okay, so mabait. Sister Ruth, ba't mahalaga yung kapalitan ni Brother Pidik sa'yo? Bakit mahalaga yung kapalitan? Bakit mahalaga ang kapalitan ng aking asawa sa akin? Siyempre, pag hindi siya mabait sa akin at sa iba mabait siya, nagsiseries ka din. Hindi, kasi di ba, importante sa akin yun bilang babae na ang asawa mo ay mabait at ikay na unawaan. Kasi pag mas pinapakita niya mas mabait siya sa iba, ito totoo pang nangyayari sa amin. Tapos parang nahuhuli ko, there's a jealousy, yung feeling na nagsiseries ka. Ikaw, Brother Pidik, bakit mahalaga na mabait siya sa'yo? Kailangan niya sa mag-asawa, kailangan mabait siya para sa akin. At para sa akin. At para naman ay makita at ko rin na matumbasan yung kanyang tabi. Paano ba i-explain yung kabaitan? Ibig sa kanyang example. Para ba hindi na kabaitan. Maraming bagay na pwede mong sabihin ay ito ay naging bunga ng iyong kabaitan. Hindi. Paano mo napakita yung kabaitan sa kanya? Example tayo para may hindi na lang. Susunod mo sa office, bibigyan mo ng pagkain, Thoughtfulness niya tayo eh. Kung ano sasabihin, gagawin mo kasi, yun ang parang kabaitan para sa akin. No. Kung ano yung kanyang hiling, hindi yung ibibigay. Gaban, Sister Ruth, at para mo ibigyan halimbawa yung kabaitan? Rather, hindi ko minsan nawawalan ako ng kabaitan. Paano? Saan pa ganyan ka? Hindi. Minsan kasi, dumadating yung problema, dumadating yung talagang nagagalit ka. Oh. Pero ito naman ay nawawala. Sister Ruth, paano mo bibigyan ang halimbawa yung kabalitan para maintindihan natin? Ipapakabahin siya. Sample. Pusa. Talagang natural na siguro kabalitan sa kanya. Sa aming mag-anak, sa aming mga anak, pag sinabi ko, Opa, drive ka na, punta na tayo AUP. Pag pwede siya talaga, siya yung magdadrive. Kahit na minsan sa, sige baka tayo maalis kasi may pasok ako sa hapon. Minsan kasi Sunday, may inaapit siya sa airport. So, yung mga ganong ways, tsaka yung mga anak ko, nakikita ko na very close siya sa mga bata. Mm-hmm. Yung bibigyan niya ng kasalubong, something-something, di ba, yung mga bata. And so many ways, hindi lang sa amin eh, kahit sa mga kamangkin niya, sa anak niya, yan. To the point na pinsan, nagsiseries ka na rin. Okay. Dapat brother, hindi ka pakisidusan yung kapakitan. Kaya minsan, inuuna mo naman sila kaysa akin. Masakit sa akin yun eh. Pag sinasabihan ako, oh yan, nauna naman sila kaysa amin. Masakit sa akin yun. Kasi para sa akin, walang question kung anong ginagawa kong kapakitan. Yun na yun. Kung anong ginagawa ko sa kanila, eh, ganun din ang parating ko sa akin. Pero pag narating ko sa akin, oh, nauna naman
Tubig, tubig. Tubig, tubig. Hindi ko pagkakas. Tubig na tubig. Pakantahin natin. Ina-explain niya kasi na minsan, nauna pa yung ibang bagay kaysa sa kanila. Baka kayo pwede pwede kayo na-explain yung sister nun, natural lang kasi sa kanya. Hindi siya nag-iisip. Sige, tulong ako para gano'n. Okay, salamat na. Mamaya, balik tayo. Ngayon, tapusin ko daw bago tayo magkaroon ng games dito sa batch nila. Yung last senior, yung ano, dalawang topic senior. Yung Does Not Ghost. Sa Tagalog, Sir Coney. Coney. Does Not Ghost. Ha? Ayan. Hindi nagmamayamang, hindi nagmataas. Si Brother Robert, mataas ba? Sa height. Pero may nagmamayamang ba si Brother Robert? Okay na, sure. Hindi. Tapos, hindi. Sa akin, hindi. Okay. Sa paano mo pamamarana, hindi siya nagmamayamang sa'yo? Saan? Sa anong pamamarana? Sabi mo kasi hindi siya nagmamayamang. Paano mo nasabi yun? Kasi may sana pinipilit ko na match eh. Paano pinipilit? Basta sa akin, maamaw siya. Mabait. Parang wala akong nakita sa akin. Mga damit, mula. Maamaw. Brother Robert, si Sister Connie. Misa ba napagmataas siya? Kung okay lang siya. Minsan, napagmataas talaga siya. Mataas mong salita. High pitch. Ha? High pitch talaga. Kapag doon, nakita na ako nakaamaw sa diyan sa upuan, siya naman yung plato, may ngayon yung plato rin sa bahay. Yung tubig, ang lakas ng upuan. Piga! Ibig sabihin pa nagtatawag sa akin yung plato, nagtatawag yung tubig. Yun yun. Pero, para sa inyo, mahalaga na hindi. Wala mo pagmataas sa inyo. Ay, wala mo na. Mahalaga. Mataas lang ang boses namin. Siya. Para sa endless love, mahalaga na hindi ka mapagmataas. Example tayo ng mapagmataas, ano? Yan. Maiging mayabang. Madalas yan usually sa profession kasi. Profession. Meron ba kayong, ay ba, pareho yung teacher eh. Diba? Pareho yung teacher eh. So, hindi sasabihin si Sister Connie, doktor ako ah, teacher ka lang. Mga ganon. Mamaya pa, nagkakaroon. So, sa inyo, may ganon ba? Sa ibang ano naman aspeto. Hindi sa profession. Wala. Wala. Wala naman ganon. Wala naman. Hindi ko naman pwede sabihin sa kanya, grade 5 pa lang, grade 6 ako eh. Tinuturuan. Tinuturuan mo, grade 5 ako, grade 6 ha? Mataas ako sa'yo. So, wala naman, wala naman mataas na ganyan. Kasi pare-pares na naman yun. Thank you. Balik tayo kayo, Sister Conchi, tsaka Brother June, yung kanilang always hopes sa Tagalog. Always hopes. Laging nag-may pag-asa. Always hopes. Yan. Ano yung pagkasama? Hindi kayo nawala ng pag-asa? Oo, talaga. Okay. Paano nyo, saan nyo napapakita yun? Anong pangyayari sa inyong buhay na hindi kayo nawala ng pag-asa? Always hopes. Maraming nangyayari sa aking buhay talaga. Kaso lang, lagi ko sinasabi sa kanya, huwag mawala ng pag-asa kasi habang buhay mo na ako, may pag-asa. Oh. At saka, ang importante talaga, yung trust sa Diyos. Hmm. Kasi, ang pag-asa ay walang mangyayari kung wala kang pagtiwala sa Diyos. Hmm. Sa aming pag-asawa naman, lagi kami may pag-asa. Halimbawa na lang, financial, yun may problema doon kami. Doon kami lagi nagkukulang. Ang sabi ko sa kanya, trust lang that laging asahan na ang pag-asa namin, ang hope namin ay mayroong mapapala. Sa pag-aaral naman kami, sa kay Jason, kahit ganun pa man, ay maayos naman yung aming pagsasama. Yun. Brother June, kasi pinag-usapan natin 20 ways to endless love. Yung kawalan ba ng pag-asa ay tingin ko ay nasisira ng isang pamilya. Pag nawalan ka ng pag-asa, kasi kahit saan naman problema. Bakit po? Tingin mo? Kasi pag wala kang pag-asa, sabihin mo na wala ka ng pag-asa, parang
hanggang doon na lang pag-iisip mo man. Wala. Tsaka, wala na pagtutulungan sa inyo. Ano? Kung ano mong problema yun, di ba? Parang hinayaan mo. Sa amin, parang matindi talaga ang problema. Eh, wala tayong kakayahan kung hindi tayo lumapit sa Diyos. Talaga, lumapit tayo. Manghihina tulog. At tulog ni Pedro, yung lumubog siya sa tubig, siya ay nanghihina tulog sa Diyos, di ba? Okay. Ganun so, din. Kayo na po, mga kapatid, yan, pag-usapan natin ang ilang mga kaumaraan. Yan po yung patient, always hopes. Yan, does not boast, sincere, never fails, and kindness. Ano? Mamaya yung ating couple singer, no? Invite natin. Ano po? But now, meron po tayong game sa inyong batch. Wala sila brother Pascual. Yan. Patulong nga yung aking associate ng mga leader, may white please. Associate leaders, patulong naman.